Welcome back to Usapang Bayan. Kasama pa rin po natin si Paranaque 2nd District Representative Gus Tambunting. Sir, you introduced the free the Traffic Crisis Act of Metro Manila 2016, which is a very crucial problem in the Philippines right now. Pending pa rin po sa committee ng Senate yung approval niya, whereas sa House, it was already approved on third and final reading. Are there any efforts from the lower chamber to urge the Senate to fast track its approval? Yes, so makikiusap tayo at sana kasi sa kanila ay talagang pinag-aaralan nila at marami silang mga question. Alam niyo naman sa Senado, medyo mas mahirap doon, no? Ang pagpapasa ng bill dahil talagang kung anong ginagawa ng Kongreso ay talagang pinag-aaralan pa ulit nila yan. At marami silang mga tanong, like una, itong emergency powers ba, is not, kasi lumalabas, eh hindi daw limited lang sa Cebu, Davao at Metro Manila. Parang lumalabas kasi entire Philippines na. So yan ang mga question na gusto nilang maklaro. Kasi tingin nila, hindi yata dapat buong Pilipinas. But sir, hypothetically speaking, ito pong measure ay hindi ma-approve. Are there any options for the government to solve the traffic chaos in the country? Well, right now, they're empowered to do a lot of things. You know, like reorganization of offices. They don't need emergency powers to do that. They can reorganize anytime that they want to. Two is putting the infrastructure mechanism and the procurement mechanism is in place. No? So, medyo nababagalan lang talaga sila. Napakabagal. So, kami ngayon, where we declare that there is definitely a crisis, okay, and that something should be done, especially in Metro Manila. Ako, I'll be honest with you, experience ko po. I'm a 100%er in the 16th Congress. Minsan, ang ibig po sabihin niyan, na minsan ay hindi ako nag-absent sa tatlong taon bilang congressman. And there's only 61 of us in the 16th Congress that was able to achieve that. Perfect attendance. Perfect record. Attendance. Very good. Pero, congratulations. Yeah, thank you very much. Yes. Pero I'll be honest with you, going to Congress every day is very, very difficult. Coming very from Paranaque. Because from Paranaque, it would take me at least 2 hours. Pinakamahaba ko, umabot ako ng 4.5 hours, one way. Coming home, another 2 hours. So it takes me 4 hours in the vehicle, you know, just going to Congress and coming back. And at times, you know, I feel bad kasi kung ako ito na-experience ko, inconvenience, ano pa kaya yung mga nagko-commute, yung mga walang kotse, yung mga walang driver, mas nakakaawa po sila. Instead of sila'y nag-aalaga ng kanilang mga anak, or sila'y naghahanap buhay para sa kanilang pamilya, or tinuturuan nila yung mga anak nila sa lesson sila, andun sila nakapila. At naawa po ako. That's why nga, nung ako'y naging sa 17th Congress, one of the first bills I filed was basically, no, granting the president emergency powers to be able to do what he has to be done. We just have to trust him, that, you know, and the people that he has chosen, like Secretary Artugadi. No, ako naniniwala ko, he should be given a chance. Dapat bigyan ho natin sa pagkakataon. Do iba sa kanila, parang feeling nila in 100 days daw, napaka it's too short. Napaka ikse, pero hinahanapan na siya ng performance. Na bakit in the first 100 days ay matraffic pa rin. Ako naman, ang sabi ko nga naman, okay, interview me recently, I think 100 days is too short. Yeah. Really, I mean, considering the problems of DOTR, not to mention na hindi naman traffic ang problemahin nila. Marami pa yung dapat problemahin ng DOTR, hindi lang traffic. Sir, since you mentioned about the sentiments of the commuters, most especially, how about yung plans po sa ating mass transport system? Are there any plans to fix that? Kasi sabi po nila, if our public transport system is working, hindi po magre-rely ang ating mga public, ang ating public, sa paggamit po ng vehicles. To me, the sign of a very progressive nation is not mas maraming kotse. Kung sa akin, ang the sign of a progressive nation is pag nagsasama ang mayaman at mahirap using public transportation, public transportation or mass transport system. Pupunta ka sa Hong Kong, punta ka sa Singapore, Japan, di ba? Makita mo, halo-halo dun, di ba? At mas maganda sana kung umabot tayo sa ganun. And
definitely they are doing something about it. During the budget hearing, tinanong ho namin yan at explain naman nila na talagang dumadating na yung mga bago na mga bagon, kung tawagin, at dumating na yan. At yun nga lang, maraming mga issues kasi na iniwan ng dating administrasyon na kini-question nila. At may mga midnight deals pa rin silang medyo kini-question. So that has to go through the procurement process. No? They're not exempted from that. So that has to be done immediately. If you recall, in the 16th Congress, on my second year, kami ni Senator J.V. Ejercito, we went up to the Supreme Court. We were questioning the increase in fare rates of the MRT. Kami ho yung nag-file ng petition. Bakit? Kasi ang sinasabi ko, bakit kayo humihingi ng dagdag? Eh, ang sasama ng sendisyo, the trains are not working. Yung mga kubeta, hindi gumagana. Yung escalator, yung elevator, hindi gumagana, sira. Eh, sabi ko, hindi ba dapat ayusin muna natin to? Tsaka na tayo maningil kung maayos na to. Of course, hindi pa ho na-decisionan yung aming petition ni Senator Hesto. And, right now, they're charging the new rates already. In connection with the traffic situation, Congressman, I would just like to make an observation na napansin ko, particularly on the EDSA crossing Taft and crossing Rojas Boulevard. No? Kung mapapansin nyo, yun ang mga choke points dyan. Dahil kasi kahit na anim na lane yan, ang nangyayari ho ay nababarahan ng mga public transport, ng mga bus and jeeps, na halos apat na lane ang ino-occupy nila, no? Pang hinto kung saan-saan. So, yung mga simpleng bagay na ganun ho ba, wala tayong magagawa para ma-enforce talaga na hindi pwedeng bumaba ang tao doon or hindi pwedeng huminto yung mga sasakyan doon? Well, George, may mga designated loading and unloading of passengers. Now, if that has to be restudied kasi masyadong dikit-dikit, palagay ko, dapat yan ay i-review ulit. Baka nga naman masyadong dikit-dikit. Though, sinasabi sa amin dati, yan daw ay pinag-aralan nila. Now, doon sa mga illegal na pumaparada, doon sa hindi dapat nag-unload ng passenger o kumukuha ng pasero, yan dapat madisiplina. Definitely, dapat importante din disiplina. Correct. And, for that to happen, kailangan merong parusa. Na pag hindi ka sumunod, there is certainty of punishment. Anong nangyari kasi sa atin, makakalusot naman eh. Kaya ang mga ibang mga tsuper, sige, kukuha na ako ng pasahero dito dahil wala namang huhuli sa akin eh. Beb, lagyan mo ng mga huhuli doon kung hindi tumino yan at hindi hihinto yung mga yan. Kasi minsan nga naman, hindi dapat pumikap. At alam ko yung sasabi mo, minsan sa service road na lang eh. Ng service road ng west at east. Minsan hindi naman dapat mamaparada. Ang tagal-tagal na nakaparada doon. Dahil walang humuli. At saka wala naman madadaanan na yung ibang sasakyan dahil kasi two lane lang yun eh. Correct. One pa north, one pa south. Correct. Oh. At saka yung mga problema pa dyan sa mga six lanes na yan. May mga ibang kaya tayo, six lanes, no? Pero tapos eventually, it will end up to four lanes. Oh, so, nagiging choke point. Oh. Nagiging choke point yan eh. Mm-hmm. Pag sabi mo, parang imbudo yan. Dito, ang dami-daming kotse, tapos biglang lumiliit yung kalye. So, it has to be really studied. I think this is part of their study. Of course, I think you know that there are plans of Clark International Airport, no? Of moving it. So because there's a study that yung mga nagagaling ng Norte ay hindi na kailangan pumunta sa atin dito para makipagsiksikan pa. At Subic should also, our seaports should also be studied well, no? Para Manila International, yung container port natin dito, no? Ma-decongest din. Yes. At yung mga trucks, yung mga pinipickup nila, hindi na dito, doon na lang sa Subic. Right. Dapat yun ang palakasin din at pagandahin. Oh. Para doon na lang, at yung mga papuntang Baguio, yung mga deliveries Norte, doon na. Hindi na dadaan sa EDSA. Naman, Ang problema yung EDSA. Ang EDSA has to be cleared. Yan ang tatap pag-aralan. That has to be decongested. May mga panukalang sinasabi na gusto nilang increase yung excise taxes sa mga sasakyan. Ano ho ba ang posisyon nyo tungkol doon?
Well, alam naman natin na pag yun ang gagawin, eh, ang feeling ng mga car manufacturers, eh, maapektuhan ang kanilang benta. Ako naman, sabi ko, you know, if that's a solution para mabawasan ang sasakyan sa kalye, then I would rather take the bitter pill. At of course, hindi matutuwa ang mga car dealers at manufacturers dyan, but kailangan pag-aralan. Another thing na dapat pag-aralan is yung no garage, no car policy. Ang dami ho natin, eh, isa lang o dalawa lang ang paradahan ng kotse nila. Pero makita mo na sa kalye sila pumaparada. Yan ay dapat pag-aralan din. No? So, that has to be studied very, very well. Kasi we just cannot arbitrarily magpapataw tayo ng excise tax nang hindi pag-aralan. I'm sure if, at the end of the day, magkakaroon ng compromise as to that particular plan of the government. No? Congressman, yung tungkol doon sa sinasabi natin na no garage, no car policy, no? Hindi ho kaya mas maganda na pag-aralan natin yung tow-away zone na lahat ng hindi pwedeng, yung mga kalye natin na hindi pwedeng paradahan, eh talagang kailangan batakin lahat yung mga sasakyan dyan, well, whether it's a highway or not. Meron tayong mga tow-away zones na dapat, then dapat ay hindi na kailangan ng act yan para, o ng Emergency Power Act para, or Traffic Rights Act para matupad yan. Dapat yan talagang hilain. O kaya dapat yan ay masabi nating dapat ma-clear yung mga kalye yan. Pero in no garage, no car policy, that's something that has to be really studied and possibly implemented. No? Kasi talagang napakahirap ng mas marami kang kotse. Eh, saan mo paparada yung kotse? Di saan, pepe, sa kalye. Yung pagparada mo sa kalye, eh, mayroong maapektuhan dyan. One year dati, may maapektuhan dyan. At yan ay dapat subukan natin. Okay. Makita natin sa ibang bansa. You know? I was in Hong Kong recently because of the pagkakaroon namin yung wetlands, no? Sa Hong Kong, napakaganda modelo. And yung mga lugar na yan, pag wala kang paradahan, hindi ka issue ng plaka kasi doon unang plaka eh. Unang plaka bago kotse, no? Bago kotse. Kailangan makasecure ka muna ng plaka mo. And they were telling me how it goes, no? How it works. Kailangan una titingnan, may parking ka ba? Well, we will discuss more when we return. We need to pause for a station break. At sa amin pong pagbabalik, kasama pa rin po natin si Paranaque 2nd District Representative Gus Tambunting. Please stay tuned.